Hey, good morning mga riders. Welcome to my channel. Meron lang tayong babysitin ngayong umaga. Si Michi. Pagtitripan natin at wala tayong magawa eh. Kaya ahanin natin siya. Babatripan natin. Iinisin lang natin at yun yung laging bad trip pag meron tayong item sa Lazada. Ito may in-order kasi kung ano. May in-order tayong ano, ito universal clip camera lens 3-in-1 sa Lazada nga po. Bali pang macro siya, wide saka fish eye. Bali 74 pesos lang. Sasabihin natin eh 700 kaya hindi tayo rinig noon. Nasa loob yun, sarado yan. Bihan natin sa sarado. Bulabungin natin. Ning, Ning! Ning, yung ilaw oh. Sa labas. Pakipatay, bukas pa. Bukas pa yung ilaw sa labas, pakipatay. Oh, binuksan mo pa. Ayan, patay na. Okay. Ning, meron kang 600. 700. Pambayad lang sa Lazada. Pabayaran ko, pagsweldo. Ning. Padating na yon. Wala akong pera. Pera muna, babalik ko. Wala akong pera din. Eh, gagamitin ko isa ano eh, sa camera ng ano, motor. Pera muna. Ayun, tinigilan na natin. At pag konting gatong pa yun, ayaw, mabubwisit na naman yun. Kaya ito, papaliwanag ko na lang sa inyo yung aking in-order. At malaki po ang silbi sa akin ang in-order kong yung pag dumating. Ito nga po nakakatuwa kasi na-order ko to 63 pesos lang na nagtaas na ngayon eh 74 pesos na. Bali dating 500 nag-sale ayun 85% off. Eh, halos ipamigay na lang tong lente na to. Siguro laruan lang to kaya ganun mura. Ito yung ano ikiniklip sa cellphone na sa lente ng cellphone para ito magkaroon ng kuhang macro, wide, saka yung ano fish eye na kuha. Ayan. So, ang kaya ko to in order, ang talagang gagamitin ko dito ay yung kanyang wide. Kasi mapapansin nyo yung aking front camera pag nasa motor ko at tayo'y nananak po, masyadong close up ang kuha sa akin. Eh, syempre, di po ba limited yung mga lente nung mga cellphone natin sa harap. Ang merong wide lang ay yung sa back camera. Yung front, wala namang wide yan. Kaya kumuha tayo ng ganito. Ito, itong isa piece ay ito yung macro ata ito. Tatlo to eh, 3-in-1. Ayan. So, ang kailangan natin talaga, itong wide, ayan. Para pag nasa, ang gamit kong front camera, ay yung, ito nga po, sa cellphone, i-kiklip natin to sa harapan niya. Yun nga lang, ang problema ko, top up camera itong aking cellphone. So, naalala ko baka kumalas. Bawa yan. Baka kumalas dito pag inipit ng clip. Sana naman hindi. Mamaya pagdating ay susukat natin. Okay mga ka-rider. So, ito yung normal lens ng front camera ko. So, mapapansin nyo masyadong close up sa akin. Ayan o. Gusto ko sana yung wide kasi nga kita mo yung likuran mo yung mga kasunod mo sa sasakyan para magsisilbi itong side mirror mo na rin kasi dito sa side mirror ko medyo limited talaga ang view kasi nga po short stem ito magkabila pero kita pa rin naman po kaya lang siyempre para mas secure tayo mas maganda pag itong nakabukas pag naka wide yan kita talaga almost yung likuran natin. Kaya yun nga po naisip kong paraan. Nakita ko, biro nyo naman, wala pang 100 pesos ang halaga. Tapos lente pa siya, siyempre. Alam naman natin, mahal ang mga lente ngayon. Kachempo lang tayo. Pero sana naman para pagdating eh, huwag sanang parang laruan. Siguro naman eh. Pero pinanood ko yung review, mukhang malilinaw naman ang kuha niya. Ayan po, ayan. Ayaw kasi cellphone lang ang ginagamit natin pagbablog. Kasi nga po eh napakabilis gamitin. Pwede nang edit agad, diretso edit agad sa cellphone pagkatapos ng pagbibideo.
Tapos automatic na po nako-convert yung size niya na pag malaking file size niya hindi mabigat pag na i-transfer na dun sa o nilagay na dun sa editing app ko. Then guys, ito nga pala yung ginagamit natin na body strap cellphone holder. Ang hindi ko lang gusto rito, ito halimbawa to ha, naglalakad tayo, matagtag siya. Minsan sa motor pag na ano, muuga siya ng ganyan, ayan. Kaya siguro iba pa rin talaga yung nakakalagay sa nakapik sa cellphone. Eh sa ano, sa motor, ma-stable ang kuha niya. Ito pag sa katawan natin, kagandahan lang naman ang advantage pag merong kang gustong i-view, left mo lang, kung tatapat mo lang siya, ayan, gagalaw mo lang yung katawan mo para kung merong kang gustong makikukuna ng video, ayan, o baba ka, o kaya tataas, yun lang, medyo magalaw pag halimbawang nakamotor, bawat natatagtag, talagang medyo masakit din sa ulo. Okay, andito na si Lazada. Tara, kunin na natin. Bruce. Apre, abutin ka na ng ulan. Apre, abutin ka na ng ulan. Picture, picture. Apre, give the change. De, sabi ko, give the change. Okay na yan. Okay na, pre. Thank you. Okay, buksan na natin to. At baka ang laman nito eh laruan lang. Ay, naku po. Nabubuhos na naman ang ulan. Okay, ang box. Bubble wrap. Universal clip lens. Focus. Bali 3-in-1 nga po, wide angle, macro lens, saka fish eye lens. Itong sinasabing fish eye lens, ito yung parang ang view niya parang matanga ng isda, kaya fish eye, pabilugo. Then para, pero parang wide din siya pero pabilog lang ang kanyang ayos. Mamaya papakita ko sa inyo yung sample ng kuha. Then yung macro lens naman, ito yung mga pang close up na kuha, yung mga maliliit na items, yung parang salanggam, yung mga ganun, insekto, okay ho ito. Then yung wide angle, ito yung kailangan ko, yung i-clip natin dito sa front camera, dun sa pop-up camera. Okay, buksan na natin. Okay. Wala siyang kasamang manual. Siguro ito na naman ako. Then, ang kanyang laman. Ito, sandali nga. Ito, ang kanyang laman. Nakalagay na yung isang lens. Tapos siguro ito yung dalawa pa. Okay. Sa presyong 63 pesos, eh, wala tayong dapat anuhin dito. Paghanapan. Ah, okay. Makapit ang kanyang ano, clip. Wala tayong magiging problema dito. Ito pong nakakabit na, ito na yung fish eye lens. Okay. Okay, isa-isahin natin testingin. Then, ito naman. Ito yung... Ay, mag-focus. Macro. Okay, macro lens. Itong macro lens niya. Late niya. Then, itong isa. Oh, wala. Walang laman. Isa.
ito yung dapat na ano bang ano to? Parang yung wide angle pa ang nawala. Hindi are, aba. Yan ang kailangan ko, yung wide angle eh. Abali, magkasama na pala mga kapatid yung wide angle sa kamakro. Ito, mahirap lang mag-focus eh. Pero pag nilagay natin sigurado itong macro lens, focus to. Ayan, ito yung wide sa ibabaw. Sa baba, yung macro. Naka-wide bala tayo, kaya ayaw niya mag-focus. Ito, may sukat na 0.67 times yung wide. Then, itong macro, nabasukat itong macro. Wala. Then, yung isa, itong sa piece ay, ayan, 180 degrees. Fish eye lens, okay? Mukhang okay naman siya. Isa-isahin natin, unahin natin itong fish eye lens. Lagay natin ha. Tingnan natin kung ano magiging resulta. Okay, mga kapatid, ito yung fish eye lens. Parang pabilog siya. Ano? Pa-round yung kanyang lens. Yung nga, parang isda ang paningin. Okay. O, pansinin nyo yung mga object, para nagiging round na rin siya. O. Ito ang sample ng fish eye. Okay. Then makikita nyo parang may mark siya ng mga big net dito sa panabi. Yung mga round na itim. Ayan. Epekto yan ng yun nga lang, parang medyo lumalabo siya ng konti. Pero okay to pag malalaki ang malalayo ang kukunan. Okay, palitan naman natin ng ano, macro muna. Iuli natin yung wide. Palitan ko lang ng macro. Ito. Ito nga, kagaya ng sabi ko, ang gamit nito sa mga close-up na kuha, maliliit, mga insekto, mga basta maliliit na object. Okay. Ilalagay natin ang mga kapatid do. Naka macro na tayo. Ayun. Pang close up. Okay naman siya yung focus niya. Ayun. Wow! Nanginginig ang kamay ko eh kaya magalaw. Ayun, yan ang silbi niya yung macro. Napakaganda nito sa mga wedding. Yung mga accessories ng babae, ang kukunan mo. Ito. Eh, sulit na sulit ito sa halagang ano, 63 pesos. Oh. Kahit pa paano naman eh. Nagpo-focus naman siya, basta ta-touch screen lang. Ayan. Tapos pwede mo ng picturean yan. Okay, testing na natin yung aking kailangan, yung wide angle naman. Yan lang mga kapatid. Hindi natin pwedeng ilagay itong miss solong ano lang lente ng wide angle kasi hindi siya sukat yung kanyang roscas, hindi sukat dito. Kailangan kasama pa yung macro pag ilalagay itong wide. Okay, testingin natin ha. Kaya siguro magkasama siya. So, hindi mailagay dito eh, oh. Wala, ayaw eh, oh. Hindi sukat. Kaya dapat ilalagay sa macro. Yan na yung saka sa papasok. Hey, subukan natin sa front camera itong ano, wide angle. Kaya lang parang ano, kakaproblema tayo. Kasi nga pop-up, top-up camera, ayaw niyang ano, kumakalas siya. Oh. Ito siya. Parang wala rin pagbabago. Siguro pang ano lang talaga, pang back camera lang. Subukan natin sa likod ng cellphone. Ayun guys, pag halimbawang nakabukod lang yung wide angle na lens, hindi siya ano, pwede, blurred siya. Ito ngayon, pinagsama ko yung macro saka sa wide angle. Ito, try natin, ayan. Parang wala rin pagbabago. Ito. Pero baka ang gamitin na lang natin ay yung fish eye lens. Ayan, bali, ganito ang view niya. Nilagay ko rito sa front.
Yan, bilog siya. Yan. Ang problema, hindi pwede na may top-up camera kasi kakalas to. Ayun, no? Katulad nga nung naisip ko bago ko bilhin to, yun nga ang iniisip ko ay baka kumalas dahil nga top-up camera. Okay siguro to yung sa kasama na sa screen ng camera, yung mga dating design ng cellphone. Nandito ang camera sa gitna, sa bandang taas. Pero magagamit ko naman to sa hindi na lang dito sa pagmumotor natin. Okay, ito naman yung kanyang fisheye na lens sa front camera. Sinubukan ko na sa cellphone ng anak ko kasi ito, well, hindi siya top-up camera. Dito nakakabit na sa screen yung camera. Kaya lang, hindi rin talaga pwedeng anto. Kasi tayo pag nagmumotor at meron nito, pag natagtag, tatalsik to, matatanggal to. Kasi hindi siya ganun kapit at nasa edge na siya. Kaya mahirap pag itong konting tagtag to, tatalsik to. Kaya hindi ko isasuggest na maglagay ng ganito. Gagawan na lang natin ang paraan dito na mag-wide pa yung front camera. Dito ko na lang siguro didiskartihan sa cellphone holder. Then guys, ito yung wide angle lens. Tinapat ko na lang dito sa front camera. Blurred siya, hindi siya talaga mag-work. Kailangan kasama pa yung macro para gumana siya. Sige, lagay natin yung macro. Okay, ito naman po, kasama na yung macro saka wide angle lens. Kasama na sila. Pero parang wala namang pagbabago. Ganun pa rin, parang ordinary camera pa rin. Yun mga kapatid, hindi pwedeng gamitin po sa habang natakbo sa motor itong e-clip na lens. Hindi po pwede, malalaglag po. Pero okay po siya sa mga halimbawa, yung hawak nyo lang po yung inyong camera. Ano ba, meron kayong kukuhaan ng mga maliliit na object, yun nga yung sa macro. Then yung fisheye, then yung wide angle, hindi po siya sad to say, akala ko yung magagamit ko, pero hindi po pwede. Okay mga kapatid, isang araw na naman po ng katangahan ang aking nagawa. Pasensya na po, di rulang. Bali, naman po ito, magagamit naman po sa, hindi lang sa pagmumotor. Kasi po tayo, nagre-research tayo, nag-experimento tayo para ma-improve pa yung ating pagkukuha, yung ating pagbablog. Kasi syempre ito ang katulong natin sa pagbablog kaya dapat maayos ang ating gamit. Yun nga lang po, sa tayo ay naghahanap ng mura, nagtitipid tayo, syempre hindi naman tayo kaya pang bumili nga po ng mga mamahalin, kaya sinubukan natin ito. Eh sa halagang 100 naman po, less 100, hindi naman nakakapaghinayang kung bibili natin. At ito po, magagamit ko naman po ito dun sa mga ibang gusto kong picturean o shotan, cellphone. Yun nga po, lalo na yung macro, magagamit ko naman madalas yun. Okay, hanggang dito na lamang po uli. Sana po ipagpasensyahan nyo na yung aking nagawang pag-review. Alam ko pong may mga mali, pero kagaya po ng sabi ko, nag-experimento po tayo. Pero sana po, kahit pa paano, nalibang ko kayo sa aking ginawang review. Sige po, hanggang dito na lamang po at huwag po natin kalimutan na like, comment, and subscribe lang po sa ating channel. Maraming salamat po. Okay, bago ko po malimutan, shoutout po sa mga sumusunod nating mga kaibigan na nagsuporta po sa atin. Kaya natin narating po ang requirements ni YouTube. Ito po, shoutout po kay Milandro Reyes, Sining at iba pa, Dutch Cruz, Mag Music is Life, Bench Yambot, Revsep Rider PH, Adam Star, Jomel Rabe, Siberius, Bebeco TV, Reynaldo Rodriguez, Gold Horse Movie Collection. Then shoutout din po kay Fern Izquierdo, Prince Jules TV, Pinkoys TV, Natty Boy TV, Mark Georgias, John Christopher Aguilar, Same Balyoso Ninja, Kabuslot TV, Yami Lopez, Seth Mangalindan, Jacobs Motovlog, Marvin Velasquez, at Niel Mananghil. Sana po yung nabanggit ko ng tama ang inyong mga pangalan. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much po. At ingat po kayo.